So, titikman natin kung ano lasa. Ayan. Amoy muna, siyempre. Mabango naman. Siyempre, susubok lang. No? Kung ito naman ay makagaling sa atin, di mas okay, mas the best. Right? So, ito na mga kabonjing. Yo! What's up mga kabonjing? Magandang araw sa inyo. Welcome sa panibagong vlog na naman ni Papa Bon TV. So, for today's episode, for today's vlog, so, ibabahagi ko sa inyo yung isa sa mga tinitake ni Papa Bon TV. Actually, first time kong gawin to. At ito ay ang oregano. Kung sino man po ang nakakaalam kung ano po yung oregano, oregano sa Tagalog. Then sa, I think, sa Bisaya ay sa kalabo, karabo, kung ano man. At kung ano man tawag sa inyo, sa probinsya nyo, so comment down below lang para malaman natin. So ito yung oregano, or Oreganum Vulgare. So usually, itong oregano ay parang ginagamit to sangkap sa mga mahiling magluto. So sa mga taga Quezon dyan, yung longganisan lukban, so nilalawakan nila nito. So I think para isang preservative, para mapatagal mo yung isang pagkain yan mga kabonjing. But sabi nga, mayroong little evidence daw na may health benefits tong oregano na to. Which is parang kung sa asthma ay makakatulong daw to kung meron kang asthma. So i-try natin to mga kabonjing. Ayan, parang hindi na natin patatagalin to. So panoorin nyo yung preparation ko hanggang sa pag-inom natin. So ito na mga kabonjing. So, nandito nakatanim yung ating oregano. Basta tumubo na lang yun dito. So, dami nagsasabi. Ito daw rin ay mabisang gamot. Ayan. Kung ano man tawag sa inyo nito. Oregano. Ito ay nilalahok din sa sa longganisan lukban. Ayan, sa longganisa nilalahok din to. Then, sa Bisaya, tawag nito ay karabo, something ganun. So medyo siguro nga ay parang may herbal siya eh, pero sayang naman may nagsabi na mamisang gamot din daw to sa sa asthma, sa Hika. So try natin, kombinasyon natin sa ating maintenance na gamot, seritide, baka sakaling umokay. So siguro pipitas tayo ng mga limang dahon, and then papakita ko sa inyo kung paano ang pamamaraan, no? So ito ay ini-intake o tinitake, iniinom. So oregano, kuha tayo ng mga limang dahon, medyo mura. Isa, dalawa, ayan, tatlo, apat, lima, marami naman eh, anim, ayan, anim, pwede na kaya to, anim, so gawin natin yung pito. So yan ang dami yung mga kabonjing, mga kahika, ayan. So tumubo dyan, so hugasan natin, papakita natin yung kung paano gagawin. Alay natin, ito na yung solusyon sa matagal ng hika. So, yan mga kabonjing, lagay natin dito. Tapos sa natin ng tubig para matanggal yung mga mga kabonjing. Yung mga likabok, yung dumi, insekto. So, baban natin ng konti. Yan. Then, prepare tayo ng ating pagdudurugan mga kabonjing. Pagkakatasan natin. Ayan. So, ito na mga kabonjing, ang mga kasangkapan na kakailanganin natin. Siyempre, number one, tawag dito.
Batuta. Yan, batuta. Sulyaw. And ito, measuring cup, syempre, para malaman natin kung gaano karami yung mapipiga. Oo, yung katas. Syempre, yung ano, strainer. Oo. Salaan. And then yung tasa, doon din natin ilalagay yung katas. Bago natin ilagay dito sa measuring natin cup. So, meron tayong ilang pirasong ano ba to? Anim ba yun? Kanina, anim, no? So, yun. Pinitas natin. Lagay lang natin dito. And then, gamit ang batuta. Didikdikin, mga kabonji. Dandahan lang. Hanggang sa ika nga ay madurog yung dahon ng oregano. So, siya na mismo gagawa ng sariling katas niya. Ayan. So, idikdikin lang hanggang sa magpino, madurog, mga kabonjing. So, ayan. Sorry, maingay. Yan o, oh, mapapansin ninyo mga kabonjing. Yan o, oh, medyo may katas na. So, tagaan lang. So, may nagsabi sa akin, sabi daw, eh, umaga. Pagkagising, iinom ganito. Then, bago matulog. Wala naman siguro masama kasi herbal din naman to eh. Oregano. Oregano di ewan. Pero ang alam ko dito mga kabonjing, nilalaho ko, hinahalo nga to sa isa sa mga ingredients. Sino dito yung mga taga Quezon? Yung longganisan lokban. Alam ko nilalaho kanila nitong oregano na to. So, kung medyo kumakatas na siya, mga kabonjing. Yan. Oo, diba? Tatalsikan, no? So, dandahan lang. Yan. Alright. So, walang masamang paraan talaga. Basta pag may sakit ka na nararamdaman, kahit ano, itry mo. Malay natin. Ito na ang solusyon, mga kahika. Sa ating hika, ang hirap naman talaga. Hirap ng buhay ng may asthma. Kailangan normal ang paghinga. Right? So, sabi sa akin, inumin lang daw to, pigain, inumin na. Pero yung iba, alam ko, mukhang may nahalo pa sila eh. So, sa mga may nakakaalam kung paano, kung ginagawa nyo rin to, anong mga nilalagay nyo. Kasi malamang mapaito, mapakla. So, mag-comment lang kayo. Diyan sa ibaba, kung anong ginagawa ninyo, kung nilalagay ba asukal, kung ano man. Comment lang kayo dyan para maitry natin sa mga next vlog natin, no? O yung mga ibang herbal doon sa unang sa isang vlog ko may nagsabi butiki daw, parang mahirap ata hulihin ang butiki. May nagsabi naman na ano ba yun? Yung ano, ng bat, yung kanilang laway. Laway ba o yung soup noon? Salanga nila. Ayan. Ayan o. Oh. So yun ang iinumin natin mga kabonjing. Siguro ang daming ano niyan, daming ano niyan, tawag doon. Vitamins ba o ayan ba? Ayan, pipigain na natin yung mga kabonjing. Siguro tama na to. Ayan. So, tatabi na natin si Batuta.
no? Tabi na natin. So ngayon mga kabonjing, yan, kutsarahin na natin. Lagay na natin dito sa salaan. Oh, di ba? Parang nag-green tea lang. Ayan. So, parang ang green tea to. Problema, yung lasa. Then, piga natin. Ayan. Piga. Piga. Piga, piga. Ayan. So, piga na, piga, piga. Ayan. Siguro, ano na yan, yung kapas niya ay nandun na lahat mga kabonjing. Ayan. Then, siyempre, buhos na rin natin itong natira. So, ayan. Ganun ulit natin, maka nakatatakan pa. So, palalabasan yung mga kabonjing. Ayan na. So, yun. So, yung measuring cup natin, abot hanggang 30 ml. Yan, oh. So, sasali na natin kung hanggang saan siya abot mga kabonjing. Oop! So, sa anim na dahon mga kabonjing, oh, natapon pa, muntikan pa matapon. Umabot ng 20, yan, oh. 20 ml mga kabonjing yung sa anim na dahon na yan. So, inumin natin to. Tingnan natin kung anong lasa. Ayan. Nagkalat pa. Oregano. So, ito na mga kabonjing. Tirahin natin. Pero bago ang lahat, kuha muna tayong tubig. Baka hindi kayanin. Ayan. Warm lang. Cold. And hot. Yun. Alright. Inumin na natin. Dito tayo. Para. Yan. Oh, see? Alright mga kabonjing. So ito na. Ayan yung piniga nating oregano kanina. Ayan. Tubig, syempre. So titikman natin. Kung ano lasa. Ayan. Amoy muna, syempre. Mabango naman. Syempre. Subok lang. No? Kung ito naman ay makagaling sa atin, di mas okay. Mas the best. Right? So, ito na mga kabonjing. Di naman ganun kapaitan. Pero syempre, maninibago ka sa lasa. Medyo parang may langis ng konti. Ayan. Syempre, tubig. Ayan, okay naman. Syempre, sa una, maninibago ka at gawang anong lasa. Well, kung talaga namang desidido kang gumaling, inumin mo mga kabonjing. So, sa mga umiinom din yan, ng oregano, don't forget to comment down below, ha, kung ano mga nilalagay niyo para, kasi, talaga kaya-ayan lasa. No? Lalo na kung napaka-sensitive mo pagdating sa mga, ano, tiki man, lasa, sa mga lasa. Yan. So, yon. Hindi natin pahabain pa. Don't forget to subscribe, syempre. Para maging updated kayo sa ating mga susunod na vlog, no, regarding sa mga gamot na makakatulong pagpagaling ng asthma o hika, mga kabonjing. So hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe. My name is Papa Bon TV. Happy weekend mga kabonjing. Bye bye. Number 1 mga kahika.